Sir, kumusta na po ang status dito sa inyo pong school dahil ilang taon o isang taon na yata ang nakaraan na dinaanan kayo ng matinding bagyo rito na bagyong Karding. Lahat, halos lahat dito pinadapa ang inyong mga gusali. Kumusta na po ang status ngayon at mukhang masaya na ang mga estudyante ninyo dito ngayon dahil nakapag-graduate na sila, no? Nagkaroon na rin kayo ng recognition at naabutan ko pa. Ano po ang status na ngayon dito, sir? So actually po, ito ay first graduation or moving up ng ating grade 10 na kumbaga po ay hindi pa sila nakakaranas dahil ito po ay ang integrated po natin ay bago pa lamang. Dati po kasi ito ay elementary. So nung dumating po ako rito ay devastated po talaga ang ating paaralan. Ang lumabas po sa aking SWOT analysis ay ang kauna-unahan po ay ang physical facilities natin ang problema. At ang pangalawa po ay ang electrification ng paaralan. Dito po ay sa Carlagan ay walang kuryente. Kaya kumbaga po tuwing taganit ay nakakaranas sa mga kabataan ng klima po na medyo mainit. Ano po, hindi komportable sa classroom. Kaya ang una po nating ipinroprograma ay ang ating pong solar electrification ng school. Ngayon po ay meron na po tayo. At of course nag-request po tayo sa iba po nating mga stakeholders ng assistance para po sa building, sa mga facilities po na nasira po ng Typhoon Carding. Ano po? So, yung pong iba pong mga programa pa ng ating paaralan ay ginagawan po natin ng paraan para po ang mga bata ay maging masaya po sa kanilang pag-aaral. Ano po? Kumbaga ay matugunan ang kanilang pangangailangan at ma-deliver po ang quality education. Ano po ang naging tulong ng national at saka ng local government sa nito mga nakaraan? Opo, opo. Ang action po na ginawa po ng ating pamahalaan ay through Governor Helen Tan ay may ginagawa na po sila rito na kasalukuyan na 7 classrooms ongoing po ang construction. Tayo po ay nag-request din sa TB5 na mga materials po para ma-repair po yung ba nating mga classroom at kung pwede ay magbigay din sila ng bagong classroom. Ano po? And doon po sa isa pa nating stakeholder, ang Motor Trade Philippines po ay nagbigay din po ng 2 classroom. At may mga, mayroon pa rin po mga private institutions or yung pong ating mga stakeholder na gusto pong magbigay. Kaya lang po ay inaantabayanan pa po natin ang kanilang mga ampetsa ng kanilang pagdating po ng mga materials. Ano po yung unang nadatnan, sir, na nakita po ninyo dito nung bago pa man yung tulong na yan? Ano po yung nadatnan nyo na pakiramdam po ninyo? Opo. Hindi, yung pakiramdam ko po is hindi naman siya negative. Ano? Pagdating ko, as in Carlagan, is beauty. Progress. Carlagan, as in para pong ang impression ko sa kanya is hindi po ganun. Pero nung dumating ako, syempre, yung pong physical facilities natin, yun ang pinakang main problem. Kasi nga po ay nasira po ng bagyong Carding. Yung pong ating mga classroom ay mga walang bubong. Yung pong ibang mga gamit natin na mga pangloob ng classroom ay sira-sira pa rin. Gawa po ng bagyo. Dahil po ay nabasa ay at nawala po ang bubong nagliparan. Ultimo po yung ating mga solar panel dito na mayroon na rin dati ay nawala na rin po at kumbaga ay naano ng bagyo. Ngayon po, ano po yung panawagan pa po ninyo sa ating pamahalaan para mabigyan ito ng pagtuto ng panampansin kaugnay sa inyong mga kahilingan pa? Opo. Ang Department of Education po naman natin ay may tumugon po sila at sila po ay gagawa na rin ng 2 bagong classroom. Although ang amin pong classroom na reported ay 16 classroom. Pero nagawa na nga po ng ibang stakeholder natin at di, yung po mga natitira ay siguro po ay talaga pong actionan din ng DepEd. At ngayon po ay may bago pong pondo na ibinaba, yung po ay para sa temporary learning space. So gayon pa man po ay kahit po ang mga tulong po ay talagang nag-uumapaw pero talaga pong kulang at kulang pa rin. Lalo na po ngayon, ang ating pong kaguruan ay sa high school ay dadalawa po ang permanent. Lahat po yan ay locally funded
ang enrollment po ng high school ay 332. Pero dalawa lang po ang ating permanent na teacher. So ang kakulangan pa po namin talaga ay ang item para sa high school po na permanent teacher. So ibig sabihin, sir, more than 2 or 300, no? Yung nabanggit niyo po kanina na napakarami pa lang mga estudyante rito. Yun po ay high school pa lang. High school pa lang. Ang elementary ay ganun din po ang enrollees niya, 332. Ang elementary, pero may kumbaga po ang ating teacher sa elementary ay sapat naman. Ang kulang lang po ay sa high school sapagkat dalawa lang po ang plantilla natin sa high school. So siguro po ay nangangailangan pa na kami, baka pwedeng kumbaga sa sana mabigyan po kami ng plantilla kahit mga 10 pa po para sa junior high school sa teacher. Ano pa po mga inaasahan niyo sa darating na pasukan? Ayun po, siyempre po more enrollees, siyempre yung 332 baka mag 400 na siya. Ngayon kung kulang po yung aming teacher, ay di yun na naman po ang aming problema. And yung ating pong mga facilities, classroom ay ongoing construction pa po. Ang tagal po ng ating temporary learning space from Governor Helen Tan ay 6 months lang din po yan. Pag after 6 months ay hindi na po magagamit. Short pa rin po tayo sa classroom. Ayun po. Edi, siguro naman po after ng ilang months ng simula ng klase ay baka matatapos na po ang ibang mga classroom na ginagawa ng ating mahal na gobernador. Edi, matutugunan na po ang ilan sa ating mga pangangailangan. Thank you so much, sir. Okay. Salamat.